in support of its obligations to the security and defense of NATO and the security of its citizens abroad, at the direction of the President and following recommendations made by Secretary Austin, the United States has taken steps to heighten the readiness of its forces at home and abroad so that they are prepared to respond to a range of contingencies, including support to the NATO Response Force if it is activated. Inihahanda ngayon ng Estados Unidos ang may 8,500 military troops nito sakaling kailanganin sa Europe ang suportang militar bunsod ng namumuong Russian military sa palibot ng Ukraine. Kaugnay pa rin ito ng pagsisikap na patibayin ang NATO alliance at paghahanda sa pinaniniwalaang napipintong balak na pagkubkub ng Russia sa Ukraine na hindi kabilang ng alyansa. Inilarawan ni Pentagon spokesperson John Kirby ang pagkatatag ng NATO Response Force o NRF na isang highly ready at technologically advanced multinational force sa land, air and maritime and special operation forces na naglalayong agarang matugunan ang pangangailangan militar sa Eastern Europe anumang oras. Kabilang ito sa ipinagting na Spearhead Force o Very High Readiness Joint Task Force na pinasimulan ng alyansa noong taong 2014. Sa kasalukuyan, merong 4,000 U.S. military troops at multinational battalions ang nakaantabay sa Estonia, Lithuania, Latvia at Poland at mga sasakyang pandigma, air defenses at intelligence surveillance units. Samantala, sa kabila ng nakapalibot ng armed forces ng Russia sa Ukraine, itinatanggi nito ang planong pagsalakay sa huli at naniniwalang isa lamang itong political manipulation. Gayunpaman, naniniwala si Kirby na huhupa ang krisis kung iuurong ng Russia ang military forces nito. Samantala, nagpadala na ng pwersang naka-standby ang North Atlantic Treaty Organization or NATO at reinforcement tulad ng mas maraming barko at fighter jets sa Eastern Europe. Ayon sa Secretary General ng NATO na si Jens Stoltenberg, re-responde ang Intergovernmental Military Alliance sa anumang banta sa seguridad kabilang na ang pagpapalakas ng depensa nito. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.